Libo-libong pamilyang Pilipino ang wala pa rin permanenteng bahay sa ngayon. Kabilang na dyan ang isang pamilya na nakilala ng GMA News na nakatira lang sa Kariton. Ano nga ba ang pangyari sa kasaysayan ang nagtulak sa gobyerno na maglunsan ng serye ng housing projects? Alamin natin ang sagot sa special report na ito. Maraming bagay ang isang kalsada, pero hindi ito lugar para buhayin ng isang pamilya. Dito, magigising ka na madaling araw, maririnig mo lahat ang sasakyan. Eh, uso nga ngayon, nagkakawala ng anak. Halos 13 taon nang nakatira sa Kariton si Irene kasamang 5 anak at may sakit na asawa. Mula nang sunugan kami sa Tondo, sumanta na kami dito sa Quezon City. Bilang isa sa mga batayang karapatan ng bawat tao sa buong mundo, kinikilala ng ating mga batas na obligasyon ng gobyernong tulungang magkabahay ang mga naghihikaos na Pilipino. Habang may kahirapan sa Pilipinas, hindi talaga totally mawawala yung sitwasyon na yan. Kaya naman ang mawala ng tirahan ng maraming Pilipino matapos ang World War II, nagsimula ang serye ng mga housing project o pabahay ng gobyerno. Pero sa huling tala ng gobyerno, halos 5,000 pamilya na sa buong bansa ang wala pa rin permanenteng bahay, pinakamarami sa Metro Manila, kung saan isa sa kada 10 pamilya walang sariling bahay na masisilungan. Economic opportunity drives them to go to the city centers. Readily available and accessible yung lahat ng mga amenities. Kamakailan lang, mahigit 100 pamilyang nakatira sa gilid ng esterong ito sa Pasay City ang inilipat papuntang relocation site sa 13 Martires sa Cavite. Kasama rito ang pamilya ni Mang Willie. Wala ko nang magagawa, kay samahan na kami doon lahat. Wala nang maiiwan. Ngunit makalipas lang ang isang linggo, balik na naman ang buong pamilya ni Mang Willie sa Pasay City. Dito pa siya mahanap buhay ko. Kulang-kulang ang infrastruktura, malayo sa kabayasnan, o kaya'y mahirap makahanap ng mapagkakakitaan ang karaniwang dahilan kung bakit madalas daw hindi nagtatagumpay ang mga proyektong pabahay ng gobyerno. Importanteng aspekto ng housing, delivery, monitoring, and maintenance. Ano yung nangyayari pagkatapos ma-occupy yung unit. Kaya ang mga gaya ni Irene, naghihintay pa rin maambunan ng tulong ng gobyerno. Hindi man ako nag-aangad na malaki. Yung mayroon lang kami masilong kahit maliit. Pagod na rin ako dito sa Cali. Deo Bugawisan, GMA News.